Hey friends, it's Sharon and welcome back to Beauty and Beyond. So welcome back friends. So today, gagawa na naman tayo ng review. And this time, Belo ulit. Yan, ilang Belo na ba yung na-review ko? Yung ano, toner, tapos, what else? Ah, yung, anong tawag yan? Face cream nila. And then, I also reviewed or compared the toner, yung ano, yung intensive white, tsaka yung pink one. But, so sad lang guys na, ano, nasira yung HD ko, kaya I'm not going to upload that one na. So, I decided not to do another video on that one as well. Kasi, parang, ano, Belo na lang lahat, guys. So, eto pala yung i-review natin for today, guys. Yung Belo Intense White Advanced Whitening Formula na Antiperspirant and Deodorant from Belo. So, excited na baka kayo, guys, sa review natin ito. So before we get started, make sure that you give this video a thumbs up and also subscribe to my channel if you are not yet subscribed, and also hit the notification bell so that you will not miss out any of my video. So let's get started! So yun nga, si Belo nga yung i-review na naman natin. I have been trying a lot of Belo products or lines, to be honest guys. And this is one of them, yung antiperspirant nila. Alam niyo naman na I am into yung mga whitening na ano, na deodorant, kasi nga before nagka-problema ako sa aking kilikili dahil ano, nung when I got pregnant with Baba, medyo nangitim talaga siya guys. And if you can see, I have a very fair skin, tapos grabe talaga yung contrast ng skin ko, tapos yung underarm ko. That's why ever since noon, I am using or trying to use a whitening ano deodorant. So eto nga yung i-review natin. So per usual, we will read the back ng ano, ng label, ng product, kung ano ba yung sinasabi dito. Sana makita ko guys, because I am not wearing any eyeglasses, so hopefully makita ko. So hindi naman siya masyadong ano, kaliitan. Daldal ko talaga noon, dami ko sinasabi, magbasa ka na nga. So eto na nga, the Belo Authority brings you its most intensive whitening deodorant yet, pinnacle formulated with the powerful dual whitening action of Acti-White and Betox that reduces underarm pigmentation without irritation. Ayan. So, penetrates deeply to widen discoloration at a cellular level. Wow! May pa-cellular level pang nalalaman si Belo. And then, prevents skin inflammation caused by habitual picking, shaving, or waxing. Ayan, lagi nating those trees ginagawa natin, minsan nag-shave tayo, nag-wax tayo ng ating mga kili-kili. And then lastly, fight sweat and body odor for up to 48 hours. Oh wow, bongga, kahit tulog ka na, ano pa rin, nag-work pa din si ano daw, si Belo. So ayan, dito naman it says alcohol-free, paraben-free, hypoallergenic, dermatologist tested. Oh, bongga. And then yung claims naman nila, sabi dito, the result, ayan, visibly lighter and smoother underarm in just 7 days. Wow, grabe talaga yung claims ni Belo. Parehas ng ano, ng toner ko, na favorite toner ko, by the way, from Belo, na ano, nagki-claim din siya na lighter and smoother underarm yun ha. Ito naman, lighter and smoother underarm in just 7 days. So, totoo ba yung mga claims ni Belo dito? Malalaman nyo in just ting. So friends, excited na ba kayo malaman kung ano yung ano experience ko nito ni Belo Intense White na deodorant? So I was really excited to use this one kasi nung lumabas to, medyo matagal na, last year pa yata, mga June. And when I saw it, kasi hindi ko siya nakita sa TV, if I could remember, ano, nakikita ko siya doon sa ano,
yung sa news feed ko sa Facebook, sa Instagram, grabe. Pagkabukas ko ng Facebook tsaka Instagram ko, ito talaga yung nakabungad, guys. Yung kilikili ni Anna, yung magagaway sa kanyang hands, yung ano, yung advertisement ni Bello. Ayun. Tapos, ano, paulit-ulit ko nga siyang nakikita sa Facebook, sa Instagram. Ayan, every day, every night, every... the whole day ko siya nakikita. So, that's why... sabi ko sa self ko, matry nga to kasi grabe yung ano, oh, yung kilikili talaga ni Anba, naka all out talaga na ganyan. Tapos if you know me, pag may nakita ako mga advertisements na ganyan, yung ate nyo nadodrawn with that kind of advertisement sometimes, so I told myself I better try that, baka ano, effective siya sa whitening. And tapos hindi ko na kailangan paminsan-minsan gumamit ng aking skin mate kasi if I feel like that my underarm is looking a little darker, I sometimes ano use from time to time yung skin mate kasi yun yung ano tried and tested ko na way to whiten my underarm. Ayan. So I told myself, or I thought na baka hindi ko na magamit si skin mate. Ayan. Kasi meron na si Bello. So, I decided to try this one and I went to the store and pick it up and the rest is history. So guys, I was surprised. Nung first ko siya binili, eto lang. Pero nung second time ko na siya binili, eto na. Lagi na siyang buy one, take one. I don't know why. Pero ganito siya. And then, this one is magkano 40 ml tapos buy one take one, tapos if I could remember it correctly 179 pesos tapos buy one take one. Na hindi ko alam yung ano, i-check ko sa store again kung how much yung ano isa lang, and I'm just going to flash it sa screen kung magkano exactly yung price nito as single, but for ano buy one take one 179 pesos, so it's not that expensive. Parang magkaparehas lang din sila ng ano, ng price ni Rexona. Ayan, parang medyo ganyan tapos ni Dove. Yeah, ah, hindi, medyo mahal si Dove, like mga 90 pesos or something. Pero I don't know nga yung single nito if it's ano, magkano to. Basta I'm gonna check it for you guys kasi yung atin yung medyo makalimutin na. Kasi yun nga, yun lagi yung naano ko, buy one take one siya. So yun na nga, pag-usapan na nga natin si Bello. So the first time that I opened or used this, nagustuhan ko naman yung ano, nung amoy niya. Amuyin ulit natin. Ayan, mabango siya guys. Mabango siya sa kilikili. And then, maybe let's talk about yung ano, yung pros na. Wala nang paligoy-ligoy pa yung pros nito. So, when I started using this one, I immediately loved the scent on this one. And then, nag-last naman yung ano niyan, yung amoy niya sa kilikili natin. Sa akin. Sa akin, in my experience, ano, until the night yung magsha-shower na ako at night, ano, andito pa rin, andyan pa din pala yung ano, yung smell ni Bello. So, it was a plus for me kasi hindi talaga nangangamoy yung kilikili mo nito, guys. I swear, hindi talaga nangangamoy. Andyan pa rin. Tapos, maganda din yung smell niya when nagmi-mix na siya sa sweat. Yeah, yun. Hindi, unlike with other deodorant na pag minsan hinahalo na sa, nahahalo na sa sweat na, parang nag-iiba yung amoy. But eto, ano, consistent pa din siya sa amoy niya. So yun nga, I enjoy the smell of this one. So I continue to use it for another like 2 weeks. Ayun, so medyo okay naman yung ano, okay pa din yung, okay naman yung kilikili ko. There's no color discoloration or something, and the same color pa din siya nung nag-start ako gumamit nito. Tapos eto na talaga. I'm gonna spill the tea for you all, guys. After a month of using this one, dun na medyo nag-crush down yung product na to. Ewan ko, I don't know what happened. But, I don't know, for some reason, hindi ko talaga matansya, guys, kung anong nangyari. But, all of a sudden, I noticed na yung kilikili ko, oh my God! I don't know, it was so weird. Kasi nung nag-start ako gumamit dito, I really
plan ko pa nga after 2 weeks, magpo-post na ako ng video kasi I really, really like the result no after 2 weeks. But I don't know, for some reason, after a month, kasi eto lang naman yung ginamit ko for the straight month. And tapos I am still using, I'm still doing the same routine sa kilikili ko, yung nag-exfoliate and stuff and shave, the same thing. And then eto. And then all of a sudden, yun nga, after a month, biglang, I'm gonna post a photo of me, of my kilikili on the screen, guys. So eto nga yung nangyari. Ayan, tingnan nyo. My underarm got really dark. I don't know, hindi ko siya namalayan kasi I wasn't wearing too much sleeveless on that month. Tapos, dun ko lang siya na-realize or napansin nung nag-sleeveless ako. Tapos, pagkakita ko ng kilikili ko, oh my God! Grabe! It was so dark, and hindi lang siya dark. Nagka-chicken skin yung kilikili ko. It was so sad. Grabe, hindi ko alam kung anong nangyari. What went down? Kasi nga, yung first 2 weeks, okay naman siya. But after a month of using it, or I don't know what happened. Maybe it's because of the fragrance what have caused the darkening and the chicken skin. I don't know, maybe masyado siyang mabango, pero hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. I thought that I found a new deodorant that will work for me, that will not darken my underarm. But instead of lightening and whitening my underarm, it is the other way around. It has darkened my underarms, guys. Grabe. Naka-chicken skin pa. So that was such a bummer. Grabe. It was such a bummer. I was so sad kasi yun yung nangyari. And then I need to go through again in doing some whitening. This time kasi masyado siyang dark, tapos masyado siyang malaki yung pores ng underarms ko. Hindi siya parang nung time na, or mas malala pa siya compared doon sa time nung buntis ako ni Baba. Yun yung before ako nag-start nag-use ng Skinmate, mas malala pa siya this time. It was such a bummer. So I decided sana na I'm not going to do a review on this one, but I feel like na this needs to have a review kasi baka may maraming tao na decided to try this one, and I don't know, we are different naman, diba? So I'll just make a quick disclaimer pala. So what worked for you may not work for me, but what worked for me may not work for you. So iba-iba tayo, guys. So maybe eto naging okay sa inyo, pumuti yung kilikili ninyo, but for me, it did not work for me, and it made the condition of my underarm so iwi. Hindi ko talaga siya matake. Grabe, hindi ko siya talaga matake. So yun nga, that's why I decided na I better do this review para malaman naman ng iba ganito yung experience ko, or maybe they could share their own experience, or you comment below, guys, kung ano yung experience nito if you have tried this one, yung deodorant from Belo. So ano bang hindi ko ginawa o ginawa ko na mali? I don't know, maybe it's just me, pero yun nga yung naka-trigger sa akin to decide na to make a review on this one kasi basta ang hirap. I don't wanna bash Belo because I really love Belo. This is the second product from Belo that I don't like. I'm so sorry to say that, but sorry, Belo. Hindi ko nagustuhan yung face cream ninyo tsaka eto. So ayun, I just need to make a video or a review on this one kasi nga, to be fair with other people who are interested in buying this one to save them from, you know, from darkness. Actually, ito yung kauna-unahang product na binili ko from Belo. Ito talaga, I remember. Kasi June yun eh. June yung first time ko ginamit ko siya. Tapos yun nga, after ko na-try siya ng week, I was so happy. That's why I decided to get the toner. And yun nga, nagustuhan ko naman si toner. So yun nga, binili ko si face cream and then eto. So ito talaga yung yung nag-inspire sa akin na bumili ng other Belo products. But it's just so sad na hindi siya nag-work sa akin. So friends, yung final verdict ko sa Belo Intense White na antiperspirant and deodorant. If you will ask me if I'm going to recommend this one, bulul
tuloy ako. Personally, I do not recommend this one. I know it's just so sad. Pero ano, hindi siya okay lang sana kung ano, hindi siya nag-whiten ng aking underarm. Pero ano, naging disaster naman yung underarm ko kasi kaya ano, hindi ko talaga siya mare-recommend. So sorry, Bello. I'm so sorry, bro. Kaya okay lang sana yun nga na at least hindi man lang mag-whiten, but at least hindi man lang mag-darken, 'di ba? So once again, guys, I cannot recommend this one from Bello. So I guess that's it for our review on the Bello, guys. Comment below naman kayo kung ano yung experience niyo sa ano sa Bello. Specifically ito kasi parang merong pink nito. Nakalimutan ko lang kung yung exact name. So specifically itong Bello na deodorant ito. Comment below kung naging okay ba siya sa inyo or hindi din naging okay. Please share naman kasi parang masisiraan na ako ng ulo, guys, na baka ako lang yung nagkaganito. So please do comment below on your feedbacks on this one from Bello. So I guess that's it for the review for today, guys. I hope this was helpful to all of you. Sana nakatulong because that's always my goal, to help other people sa mga videos natin. So thank you so much for watching and thank you always for supporting me, friendships. So yeah, thank you so much and I hope to see you on my next one. Bye!